Hello everyone, ang share ko ngayon ay pakbet Ilocano, kung paano kami nagluluto ng pakbet Ilocano na hindi ginigisa. Yan, meron akong kamote, karalang kulay ube. Walang mabiling yung isa, yung kulay puti or kulay dilaw or yung isa pa. Marami yung kamote. Nilagay ko na lahat. Kasi ito yung kakainin ko. Hindi lang kumakain ng puting kanin. Yan, pinagsasama-sama lang namin ang mga gulay. Lalagyan ko pala siya ng dried na hipon. Pampabanguin niya ito. Lalagay ko lang sa ilalim. At ang sahog niya, isda din. Wala akong karne. Kakaulam lang namin ng karne. Ito ang pagpakbet ng Ilocano. Kulang ito, kulang ang mga gulay niya, hindi kumpleto. Ang tawag dito, incomplete na pakbet Ilocano. Pero pakbet pa rin ang tawag. Yan aming ginagawa. Mas maraming ang palaya, mas masarap. Paipaibaw-baw namin yung kamatis. Kung panahon ngayon ng kamatis, maraming kamatis. Pag walang kamatis, natuto kaming gumamit ng tomato sauce or tomato paste. Pag walang kamatis, pag mahirap, pag mahal ang kamatis. Ngayon, maraming kamatis. Lalagyan ko ng bagoong. Ang bagoong ay tinatansya, kunti lang ilalagay mo. Sabi nila maalat, depende yun sa iyong paglagay. Sa akin, kunti lang. Ang ilalagay ko ngayon ay yung isdang, hindi ko lang pangalan yung lapad. Kasi nagsasawa na akong maglagay ng bangus or tilapia. Mas masarap kasi pag inihaw. Wala namang inihaw. Ganyan lang ang aking ginagawa. Tapos lalagyan na namin ng sabaw. Ito yung sabaw ng bigas. Ayan. Saka mo lang, tapos pakukuliin mo na lang yan. Antay mo na lang siyang maluto. Ang okra ay mamaya pa lalagay kasi mabilis maluto yun. At saka pag isinabay mo ay dudulas na yung sabaw. Ganyan ang lutong pakbet Ilocano. Ayan, kumpleto yan. Pero ito lang yung mga gulay ko. Ayan, pakukuloy natin. Antay natin kumulo. Pagsasabay-sabayin mo lang lahat yan. Makikita mo naman pag maluluto na yan kasi bababa na siya at makikita mo yung kamatis, lutong-luto na siya. Tapos ang panghuli yung okra, ilalagay yung okra. Ganyan ang pagluluto ng pakbet Ilocano. Ganyan po ang pakbet. Ayan po, pakukuluan lang namin yan. Ayan. Sana ay may nakuha kayong tips sa aking pagbibigay ng lutong Ilocano. Yan. Salamat. Thank you very much. Yan. Nakita po ninyo. Bumaba na siya. Ibig sabihin, luto na yung mga gulay niya. Yan. Drain na lang natin yung sabaw niya. Dapat konti lang ang sabaw. Kasi pag maraming sabaw, ang tawag doon, dinding-ding na. Ang pakbet kasi, kunti lang ang sabaw niya or mas maganda nga wala siyang sabaw. Ang iba, nilalagyan nila ito ng karne. Mas masarap siguro sa kanila pag may karne. Masarap ang may karne. Hindi ako bihira akong maglagay ng karne. Kung wala kang karne at gusto mo nang medyo may fat siya, lagyan mo lang siya ng mantika, coconut oil or virgin coconut oil. Yan, nilalagyan siya ng sariwang mani. Nilalagyan namin ng ganoon. Nilagyan ko ng buong sibuyas. Kasi ako kakain yan. Masarap yan. Nilagyan ko din ng sili. Wala ko, konti lang yung sili ko eh. Napakasarap po ng pakbet. Hindi po yan gisado. Walang betsin. Ayan po. At napakaraming kamatis. Puro sariwa yung mga gulay na nilagay ko. Kung gusto niyo ng kompleto,
Lalagyan mo ng ano bang kulang dito, sigarilyas, walang sitaw. E nilarayo mo na ako sa sitaw, kaya hindi ko na nilagyan ng sitaw. Lagyan nyo ng sitaw, patani, bahay, kubo, yung mga ganyan. Pwede yan. Lalagyan mo ng, pwedeng lagyan ng talbos, pero nasa ibabaw. Minsan, ang lalagay ako ng saluyot. Ngayon, hindi ako naglagay. Okra na lang lalagay ko, maya-maya pa yung okra. Kasi, may sabaw pa. I-drain lang natin yung sabaw. Patutuyo lang natin ng konti. Kasi ang okra naman, saglit lang yan maluto. Ini-steam nga natin yan, ang okra. Yan yan, ano pa yung mga kulang niya. Okra talong, mayroon na siya. Ayan, basta ang pakbet kasi kung anong lalagay mo yan, magiging pakbet yan. Basta hindi magigisa pag sabay-sabayin mo lang na iluto. Mas masarap ito pag inihaw. Inihaw na bangus sana ang pinakamasarap dito talaga. Yung bangus sa Pangasin, bangus sa ng tarlac, masarap yan. Ganyan ang pakbet namin. Maya-maya yung okra na lang ang ilalagay. Tapos patutuyuin lang ng sabaw. Yan. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like sa aking channel. Ito, nakapost din ito sa Facebook ko. Pwede niyo mapanood din yung mga hindi nakakapanood sa YouTube ko. Share din niyo din. Mag-like din po kayo. Ayan, maraming salamat po. Thank you very much. God bless us all.